siya para sa paglilitis sa kaso ni Percy Lapid. So may nakita na naman kami na may dagdag na ebidensya na pinag-usapan namin ito ni Pilayo na maaaring gagamitin para mapatunayan, mapalakas yung ebidensya sa pagpakita sa motibo sa gana ni Mr. Bantag tsaka ni Zulweta sa pagpapatay kay Kaper si Lapid. Ito po, yung una ay nais kong banggitin na talagang talamak na dyan. Talamak na dyan sa loob ng ng bilibid. Pasensya na kayo. Ang aking pusa ay nag-iistorbo. Gutom ata, pakainin mo. So, wala-wala yung signal ko sa YouTube. Okay, yung dahilan. Bakit ganoon? Pareho naman si signal ginagamit ko sa Facebook. Magpalit ako dito. Babalik ako sa Android. Hindi ko lang maintindihan kung bakit. Sana tuloy-tuloy na, no? Okay, ito. Gagamitin namin ebidensya sa pagpatunay na mayroong motibo talaga si Bantag at sa Zulweta na papatay si Kaper si Lapid, sapagkat si Kaper si Lapid ay inuurirat na dito na lang sa Facebook, tuloy-tuloy kayo, lagi na bumabagsak yung signal ko sa YouTube. So anyway, transfer ko na lang mamaya sa YouTube. Na sinasabi na ang pinakamalaking ebidensya rin nito pwede namin magamit na mapatunayan na talagang may motibo ito si ay sir, makisuyang sir. Okay. Bakit ang hindi? Pero maayos naman ang signal ng ng Facebook. Mahina yung signal ng aking YouTube. Oh, sige, doon na lang sa may kutsi ni Bakit paalala sa akin? Okay, no? Kasi mahina ang signal. Signal ko sa kwan. Pasensya na, medyo nadili-dili ako kasi inayos yung signal ko sa broadcast ko sa YouTube. Anyway, sige. Derison lang tayo. Reconnect ako ng reconnect ko. Wala rin mangyari sa aking ginagawa sa ngayon. Ibalik ko naman ito sa kabilang source ng... Antayin nyo lang po pag magkaroon ako ng malakas na internet signal at mababalik din ito. Ibabalikan ko, sasabihin ko ulit yung lahat na sinabi ko. So dito, ito ang isa sa katibayan. Ito ang isa sa katibayan na magagamit namin na mapatunay na malakas ang motibo ni Bantag at saka ni Zulweta rin sa totoo na ipapatay si Percy Lapid. Sapagkat ay talagang napakalaki na negosyo nila sa loob ng bilibid na maaaring madiskubre sa pamamagitan ng patuloy na pag-expose ni Mr. Percy Lapid na nagsimula sa pagpapalibing down nung kay JB Sebastian na pinalabas na buhay. Pero ayon naman sa ibang mga source na balita ko, talagang patay si JB Sebastian. So kay may isang ngayon ay naguguluhan pa ako kung totoo. Pero ayon na rin, kinonfirma na rin ni Mr. General Katapang na ang bangkay ni JB Sebastian ay hindi maaaring dahilan ng COVID, na namatay sa COVID si JB. Bakit? Kasi kung namatay siya sa COVID, hindi siya sana natagpuan doon sa may eskwilahan ng Perpetual Health na malayo doon sa Site Hari. Ang Site Hari po kasi na tinatawag, iyon yung facility na sa loob ng Bucor na kung sana may mga COVID ay nilagay. Pero ayon naman sa aking mga source, ang lahat ng mga nilagay sa sahikari ay wala pong negative po sila sa tinatawag na COVID. So kung negative sila sa tinatawag na COVID, ibig sabihin,
talagang may sadya na kung anong gagawin sa kanila. At napatunayan yung sadya, marami sila, binanggit ko na rin kailan pa, yung siyam na mga PDL na pinatay dahil sa, ano, dahil sa tinatawag na, ano, na pakay ng pagpapatay. Okay. So, ngayon, may isang nilabas na balita. Ito si, si General Katapang na sinabi niya na si Zulueta, dahil sa malaking negosyo nila, ayaw nila yung negosyo nila na matatalo. Kasi nagpo-provide po ng mga goods na ibebenta, mga kontrabando na ibebenta sa loob ng Bucor ay sila ni Zulueta at saka ni Bantag. Yung isang PDL o preso ay inutusan na saksakin ng isang preso na commander. At ang dahilan, sinaksak sa dibdib sapagkat ang commander na yon ay hindi nakaabot ng quota na 2 to 4 million a month. So, mababa ang benta ng commander na PDL na yun. Kaya sinaksak siya sa dibdib. Inutusan ni Zulueta na sasakin sa dibdib yung PDL na yun. So, buti na buhay, no? At butin lang. At iyon naman ang sabi natin ni General Katapang ay magsasampa rin ng kaso laban kay Zulueta. Tapos, ano yung binibenta noon? Ang binibenta noong kumanda na PDL na pinapabenta pala. Ang nais ko lang klaro na pwersa silang pinagbibenta. So, ang binibenta noon ay sigarilyo, alak, kasama na dyan yung Red Horse Beer, at cellphone. So, nagbibenta pala talaga sila ng cellphone. So, hindi mo maiwasan na magkaroon ng cellphone sa loob kasi mismo sila ni Bantag nagbibenta ng cellphone. So, ang pagkarinig ko pag cellphone, sa aking kausap na PDL dyan ay 70,000 na binili yung isang cellphone. Na kahit na Android na ordinary, 70,000. At silang mga taga-PDL daw ay marami sila nag-amot-amot contribute para lang makabili ng cellphone, at kung makabili sila, palit-palitan sila ng gamit para matawagan ang pamilya nila. So, ganun po ang katotohanan dyan. Pero siguro, panahon na siguro na magawa ng gobyerno ng pamamaraan para naman makatulong sa reformasyon sa pag-iisip ng ating mga preso dyan, na magkaroon talaga ng huwag idalaw siguro. Talagang i-allow na rin ang paggamit ng cellphone, pero may sariling cellphone, may sariling internet ang Bucor na doon sila gagabit lahat para hindi na maiwasan na yung tinatawag na paggamit ng cellphone sa mga illegal na bagay. Kagaya kay John Escorial na pumatay kay Kapir Silapid, na kontak siya ni John Villamor sa pamamagitan ng cellphone. So para hindi na magamit yung mga sistema ganun yan, lahat na lang, bigyan na lang ng isang maraming cellphone na nakalagay doon sa isang lugar, at yun lang dapat gamitin na lahat ng PDL para matawagan na lahat ng kamag-anak nila. So, lumalabas dito, ito nakakagulat. Binibenta pala nila ni Bantag at saka ni Zulueta ang isang kaha na sigarilyo sa halaga na 1,000 hanggang 1,500 kada kaha, kada pack. So, depende siguro sa brand. Kung Marlboro siguro, abot ng 1,500. Kung Philip Morris, umabot ng ganun siguro. Pero hindi lang dinitalye ni General Katapang kung anong sigarilyo ang mahal, mas mahal, anong sigarilyo mas mura. So, anyway, ang katotohanan ay nagbebenta sila ng sigarilyo hanggang 1,500 kada pack, kada kaha. At lumalabas na mas mahal pa pala yung sigarilyo kaysa Red Horse Beer. Sa Red Horse Beer naman, ay binibenta ng 1,000 bawat isa. No? At ang nagbebenta rito kasama po dito, sabi niya si Jefferson Bunas, na dati tinalaga na superintendent doon, na nanggaling sa BGMP. Ang rangko niya noon sa BGMP ay isa lang siyang hamak na tinatawag na enlisted personnel o PNCO, NCO, non-commissioned officer. So, kung non-commissioned officer, GO1 lang rangko niya. At pagdating doon sa bureau, kasi pinsan naman siya ni Bantag, ginawa siya yung superintendent ang rangko. So, halos kapareho sila ni Zulueta ng rangko. Si Zulueta naman, noon sa BGMP, siyang rangko niya is GO2, senior jail officer 2.
na sarhento kung sa pulis pa. So ngayon, nung dumating na siya doon sa ano, naging ginawa siyang deputy for operations. So number two man. So kung deputy for operations, si Zulweta ay in charge sa lahat. At si Zulweta ay nagtatrabaho base sa kung anong utos ni ano, ni Bandag. Ibig sabihin, yan ay magagamit namin katibayan na para patunayan na nung nag-utos si Banchi, ano, si Zulweta kay Alvin Labra na commander ng Batang City Jail at saka kay Jarwin Denver Mayores na maghanap ng killer na ipapatay si Percy Lapid ay talagang nanggaling kay Bantag yun. Yun ang isang gawin ng katibayan namin. Yung kanyang pwesto at yung, itong mga nangyayari na lahat nanggagaling kay Bantag. No, marami na kong insidente na magagamit. Kasama na rin yung motibo niya sa pagbebenta, pagbibigay ng pagkukuha ng ano pala ng 200 million mula sa kontrata sa pagpatayo ng dalawang malaking higante na prison facility o gusali na kung saan ilalagay makabagong gusali na ilalagay yung mga ating mga inmate. So kumita dapat ang kontrata diyan bawat isa ay 300 million at ang dalawa na yon na building ay ang isa na matatagpuan sana sa Iwahig Penal Colony sa Puerto Princesa at ang isa sa Davao Penal Colony. So with that, we are expecting na sana natapos na. Ang problema, na-discovery ni General Katapang na binayaran ng 95% o 570 million yung kontraktor. Na ang kontraktor, natapos niya pala 60% o halos kalahati lang natapos ito sa gusaling, dalawang gusaling tinayo. So, makatarungan ba yan? Hindi. Plunder nga yan eh. Kasi binulsa na. Kasi ang galing sa aking informante, tinrabaho ni Chito Toralde na siyang hepe ng Logistics and Financial Division ng Bucor at ng consultant ni Bantag na si Colpendo, tinrabaho nila may labas yung pera at may bigay sa kontraktor. Pagdating naman sa kontraktor ng pera, binalik ng kontraktor ang 200 million. At ibinigay kay Olpindo at saka kay Chito Toralde. Yung 200 million na yan ay niloko pa nila o binukulan nila si Bantag. At ang binigay kay Bantag ay 30 million lang. So nung nalaman, sabay sila nang umalis, nag-resign, hindi na napakita kay Bantag. Nalaman na lang ni Bantag na niloko pala si Bantag ay pinapahanting sila ngayon dalawa ni Bantag. Ay ganoon din sila, gusto nila ipapatayin niya si Bantag kasi ay takot sila, baka naman para hindi na sila mahabol sa 200 million na yun, hindi papatay na lang nila. Ngayon, ang problema naman, siyempre hindi kain taposin ng kontraktor yung gusali na pinapatapay na paggawa. Siyempre, kailangan niya mailigtas sarili niya. Malamang, dapat matanggal, mawala o mamatay itong dalawang taong pinagbigyan ng 200 million para wala na makatistigo na nagbigay siya ng 200 million. Okay? So, ang 200 million na binigay dapat, siyempre, pag hindi testigo, anong gagawin niya? Di ipapatay niya. Ganun lang kasimple lang. So, naglabo-labo na. So, ngayon, dagdag niyan, at nakita dito na si Jefferson Bunas, ang isa sa mga kasama ni General Katapang, na GO1 naging superintendent, naging colonel ang rangko. So, matindi talaga yung ano. So siguro sa ngayon, yan lang muna ang pag-usapan natin para maiksi lang. At naasar ako dito sa ano, sinisira at ang aking YouTube channel kaya hindi ako makapagbuga sa YouTube channel. So ngayon, dito na muna tayo at isang pagmagandang umaga po sa inyo lahat. Ito po si Attorney Toto Kalsing at ito po inyong katoto dito sa Katotohanan. At ako'y nagpapaalam at sasabihin ko isang magandang umaga, Director General Gerald Vitalik Bantag at SGO2 Ricardo Soriano Zulweta. Naintindihan ko na kung bakit hindi ka magkipag-cooperate sa akin. Kasi kahit magkipag-cooperate ka sa amin para ituro si Bantag sa kaso ni Percy Lapid at ni John Villamor, marami ka pa lang kasong iba, hindi ka rin makalusot, kaya mas pinili mo na lumaban. Anyway, rest assured that you will be convicted. Ah, at sinabi ko naman kanina madaling araw, may sasampa kami ngayon ng motion na decision na ng panel of prosecutors kasi wala namang kwenta yung tinatawag na
Muslim for Inhibition na sinumiti ni Bantag, at sa katotohanan din na binigyan na sila ng sapat, sobra-sobra na, mahigit 2 buwan na pagkakataon para makasagot, makasumiti ng kanilang counter affidavit. So, magandang umaga po, ating mga kaibigan. Ako pa magpaalam na muna sandali.